Hi, kamusta kayong lahat? Parang, ano ba ito? Parang seryoso ba yung dalawang guys? yung girl, ay ito muna, oh, syempre, so, para mas makilala po kayo ng ating mga Showtime Online sa nakatutok today. Ay, alam mo, paborito ko yung mga kanta nila, lalo na yung pinover nila yung ano, isang song ng ano, yung isang serya, ano, sa isang bus, ano, yung When I Dream About You, ayan, nainlove ako dun sa mga songs niya. There was a time. Yes. Yes. So, open my team song mo yun, di ba? Oo. Oh. Ayan, napakilala mo na kayo isa-isa. Hello, ako nga pala si Eunice sa vocals. Ako si Jazz sa bass. Hi guys, ako si EJ sa drums. Hi, Taxi sa guitars. Ayan, kasi si Sir isa. Siya nga, yun yung alo nila na yung ito. Ay, palakpaka naman lang. Hello po, welcome po sa Britain sa show. Magandang hapon sa inyo kung nasa man kayo. Sana safe po. Siyempre, yun ang pinaka-importante ngayon dito sa pandemic. And excited po ang Showtime Onliners na malaman ang mga kung meron bang plano sa kids. Kasi yung mga kaganapan diba? Sa buhay ng Grace. Oh, kasi since kasi nasa bahay lang, yung pinakita pa natin performance sila kanina, yung mga nasa tahanan lang nila. Hindi naman sila pwedeng magkasama-sama. So, yung song po na, yung latest single po ninyo na Kalawakan, tama po? Yes. Ginawa niyo po ba yung pandemic or before pa? Sorry? Ginawa niyo po ba yung kasagsaga ng pandemya? Dahil syempre, nasa bahay pa, talagang compose lang. Shinoot namin yung music video right before. Pero yung Kalawakan, yung unang-unang single nilabas namin from our new album, which is yung Small World. Sana mapakinggan nyo guys. Out na sa lahat ng streaming platforms. At ayun, kung hindi nyo pa napapanood yung music video, panoorin nyo na... Shinoot pa namin yun sa outer space. Pero sakto yun, shinoot namin yung music video na yun parang days after biglang nag-lockdown. Tapos nakapag-launch pa kami ng album. Feb 29 yun eh. So. Oh, yeah. At least meron tayong social media. Talagang yung song na ano, yung song na Kalawakan, kasi parang tingin ko parang yung alalim ng ibig sabihin, bakit Kalawakan yung title nung ano na, yung song na ginawa niyo? O Kalawakan, yung single? Yung Kalawakan, sinulat ko siya, kakolaborate ko yung nagsulat din ng Turete ng Musta 88, na si Sir Darwin. Tapos sinulat namin siya sa ere, as in nasa biyahe kami noon papunta sa Mindanao ata. Kasama ko si Cycle Mind noon. Sinasama nila ako sa mga gigs dati. Tapos, dun nag-start yung kwento. Nagparinig lang ako ng areglo sa kay Sir Darwin, yung kakolaborate ko na songwriter, which is our manager din as well. Pinarinig ko, unti-unti na namin nilagyan ng lyrics. Tapos, yung ibig sabihin ng Kalawakan kasi, tungkol siya sa yung mga taong naging parte ng buhay mo na hindi mo ina-expect. Parang sa sobrang laki ng Kalawakan, paano kayo nagkakilala? Parang parang galing na. Parang sa karagatan, kumbaga marami isda sa karagatan. Ito mas pinalawak namin, nilagay namin sa Kalawakan. Na tipong, paano nagtagpo, paano mo ako nahanap? Parang gano'n. So, yung ibig sabihin ng kanta. Ganun yung Kalawakan. Nakakatuwa dahil si Sir Taxi parang humaba na yung buhok talaga sa sobrang tagal ng sa mga bagay. Oo nga eh. Wala nang pagupit eh. Sir, anong pinagkakaabalahan nyo naman? Yung ibang mga part ng band? Siyempre, ayun, Sir EJ and Sir Jazz. Day-day. Huwag mo na Sir EJ. Ako ah. Nakakapagluto. Nag-experiment ng mga iba-ibang tutuin. Ayan. Yes. Kasi parang yung time na rin to, parang talagang marami yung time sa sarili mo at sa pamilya. So iba, talagang natututo magluto. Iba, nagga-gardening. Oo, iba. Yeah. Oh, kasi pag di ka nagluto, wala, hindi ka makakakain. Kasi hindi na ta... Dati hirap ka magluto ng itlog, ay natututunan mo na, diba? At ito yeah, naman, yeah. Sir Just George. Just George ba? Yeah. JJ na lang. JJ po ba? Pwede. Same din. Ganun din kay EJ. Yan, mga luto, nag-experiment. Tsaka ano, nanonood ng mga series. Ganyan. Ako rin eh, madalas nanonood. Netflix. Si Jazz yung tagaluto ko dito eh.
Sino po? Si ano nga si sir yung Tatsi? Si Tatsi naman. Sir Tatsi, ikaw. Ano naman? Bukod sa pagpapaba ng buhok, ano pa kung pinag-aabalahan? Ano, may business ako, aquarium, gumagawa aquarium, nagbibenta ng aquarium accessories, fishes. Kung naiinip kayo sa bahay, yan, okay. Meron ako, sa Siros, ang pangalan. Ay, wow. Ay, sige. At least, di ba, may pinagkakabalang business, and syempre. Kaya mo nandito rin mga kasi kami isda, kaya parang kaya gano'n. Sige, itong tanong ko lang po kasi medyo nag-iisip ako kanina. Saan po nakuha yung pangalan ng band na nag-Grace yun? Yes! Pangalan po ako may Grace sa inyo. Pero saan niyo po nakuha yun? Kasi yung iba mga kaling sa iba kaming si Grace to. Parang in your particular, ano pong ibig sabihin? Yung Grace Note kasi talaga, literal na nota siya. Hindi siya yung usual na note na nakikita natin na parang mga whole note, half note, quarter note. Sa music. Yes. So yung Grace Note, bihira mo siya makita sa piyesa. Pero pag nilagay siya ng composer doon, pag tinugtog mo siya, parang may something special na nangyayari. Parang nag-create siya ng beauty sa isang kanta. So gusto namin i-represent kami mismo ng banda. Parang ano din siya eh. Unpredictable din kasi yung nota na yun. Hindi mo alam kung kailan siya ilalagay. So parang kami mismo yung music namin. Tinitreat namin siya as parang ganun din, na unpredictable. Hindi namin alam kung ano yung magagawa namin sa kanta na to, sa kanta na to. So, even sa live shows, mga ganun. Mention niya, Miss Unit, kasi trivia rin yan, no? Oo. Oh. Kayo ba yung Conservatory of Music, Miss Unit? Kasi ang dami niya alam sa, sa ano talaga. Kami ni EJ, schoolmate kami sa, ano, sa... Okay. Iba kasi mga notes na kami ibang notes kasi pinag-aaralan po namin para hindi pa alam notes kasi kumakanta na naman si Gonzo kumakanta rin kasi kami kaya nga lang pag kumakanta kami nababawasan yung viewers kaya pinasayaw na lang kami. Pero kung tutusin yung pangalan niya Ebony and Ivory, di ba? Ano din? Yung song yun, di ba, Miss Eunice, kaya Ebony, Ivory, sa mga tikano. Ito, nakikita niyo pa po ba siya o hindi? Wala po talaga. Ay, Sir Jazz. May tanong lang kami, Sir JJ, saka Ma'am Yun, parang pareho kayo ng ano po ba kayo mag-marketing? Ano ba? Or, ayan, ako naman. Ba't pareho ng... Oo, oh, pareho sila. Magkapatid kami. Ayun. Magkapatid. Kaya pala ang ganda ng guwapo. Oh, siyempre, hindi pa pa si Sir EJ. EJ ba yan? EJ, tsaka si Sir Tatsi. Sir Tatsi. Yeah. Sir Tatsi naman, eh, pero ang ganda ng likod, parang pagigising lang. Di parang kasisipin lang yung lang. At mas buhay ang buhok. Ay, ayan. Kaya nakakatuwa lang po na minsan kulitan din po yung nangyayari. Yes. And of course, pero magbabalik po tayo sa topic natin na yun yung single ay, po. Ay, kalawakan. Ito naman. Promote po kung may iba pa kayong single. May tanong kasi mga ano, yung mga onliners natin na nag-tweet. Sabi yung gano'n, kung tatanungin daw po kayo, given the chance na pumunta kayo sa kalawakan, saan daw kayo pupunta? Planeta, Black Hole, Milky Way, kahit na ano, saan daw po? Ikaw muna, Sir EJ. Siguro sa buwan lang. Para malapit lang. Malapit lang. Tsaka lagi ka natatanong sa gabi. Actually, walking distance lang siya. Tsaka gusto ko makita yung ano eh, yung Earth sa perspective ng buwan. Ako lang, makalali. Anong perspective, sir? Vantage point. Yung ano, yung POV. Point of view from moon to Earth. Medyo malalim to si Sir EJ. Naghahang kasi isip namin kapag mga 2 seconds kapag nakakarinig kami ng English. Tanongin ko naman si Jazz. Oh, Sir Jazz, ano kung saan gusto mo mapunta? Sa ang planet? Ano ba? Kalawakan. Sa kalawakan. Sa Mars. Ay, sa Mars, oo. Kasi may naka-register na ako. Ayong naka-register ka na. Naka-register na. Ayoko sa Earth. Doon ako sa Mars. Ayan. Sa Mars kasi may buhay daw po talaga, Sir Jazz. Oo nga eh, nabalitaan niya daw. Oo, meron yata ang experiment na may pupunta ng Mars. No. Sige, si Miss Eunice, tanongin natin. Ay, mamaya na si Eunice. Suli natin si Eunice. Si Tatsi. Si Tatsi, kung pupunta ka ng kalawakan, sino isasama mo sa akin? Hindi, parehas na lang. Next na ano ako, ah. Sa Pluto na lang, Pluto. Sana malayo.
Di malayo. Malayo. Malami kasi hindi maabot ng ano. Tsaka maliit lang, di ba? Maliit ba yun? Tama ba? Para pwede pang ikaw may aring ng titulo ng planetang Pluto. Yan. Saka maganda naman pag nasa minsan maliit ka. At of course, Miss Eunice. Ikaw naman, Miss Eunice, kung bibigyan ka na pagkakataon pumunta ng Kalawakan, saan parte ng Kalawakan mo gusto pumunta? Or anong, ano, bodies? Gusto ko sana sumama sa Mars eh, para may ka-jamming si Jazz. Pero lahat sila magkakaiba ng lugar, so sa Saturn na lang ako. Oh, ano naman yung Saturn pa? Ano naman doon? Saturn, di ba yung may ring na ano, planeta? Pakatalak. Absent kasi ang aral ako nyan eh. Saka so, parang pambabae siya, yung Venus, Saturn. Maganda kasi tingnan eh, nung Saturn na planet. So, may parang... Tutak ang kalawakan. Saan mo gustong dalhin si Sir Jazz? Ako naman, siguro para kainin ka rin sa black hole na lang. Black hole ako. Ito, sa iba yung black hole. Ako, galing ako sa sun eh. Kaya ganito ko nasunod. Nasunog. Anyway,